Hello guys, hello Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay general reading. New Moon and Capricorn para sa lahat ng Earth Signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. Okay, Capricorn. Okay, Taurus. And Virgo. Okay, New Moon in Cancer, Virgo. New Moon, Full Moon, wow. High Council, Evolution, Amethyst. Okay, unahin natin yung Capricorn. Capricorn, nasa energy ka pa rin ng Earth Signs. Full Moon in Virgo, take inspired action. Evolution, information, potential. So, ang New Moon in Capricorn, pwedeng magdala sa'yo ng evolution, ng pagbabago. Pwedeng magdala sa'yo ng good news, potential, opportunities, blessings, good fortune, good luck. Parang ganun, Capricorn. So, kailangan mong gumawa ng action. Ang High Council na to is parang ano siya, karmic justice siya. Yung parang yung mga spiritual helpers mo, guides, ay nagsama-sama sila, nagtutulong-tulong sila para ibigay sa'yo yung deserve mo na blessing. So, sinasabi ng Baraha, pwedeng makatanggap ka ng magandang balita na pwedeng magdala sa'yo ng pagbabago, evolution of kung ano man itong gusto mong mag-evolve sa buhay mo. Promotion. Pwedeng isa sa mangyayari is yung ma-promote ka, tumaas yung position sa trabaho, or pwedeng lumipat ka ng bahay, umalis ka sa toxic na relationship or toxic na environment. So, take inspired action. Kailangan mong gumawa ng action. Kailangan mong iwasan yung sobra-sobrang overthinking. Kung yan yung magdadala sa'yo ng freedom, gawin mo na. Okay? So, dito naman sa Taurus, New Moon in Scorpio, go deeper, amethyst, psychic abilities, behavior patterns. Meron ka, Taurus, na mga hindi alam sa paligid mo. Ang nakikita ko sa'yo dito, masyado kang inosente siguro. Or siguro, ano, wala ka lang talagang pakialam sa mga nangyayari sa paligid mo kasi ayaw mong ma-stress. But, sa New Moon in Capricorn, and 2024, sinasabi sa'yo, Taurus, na kailangan mong makialam sa ngayon. Go deeper. Kailangan nating alamin kung ano yung nangyayari sa paligid natin. Mismo sa sarili mo. Kasi may mga inner happenings, inner emotion, inner stress, inner problems ka na hindi ka aware. Ang nakikita ko sa'yo dito, parang ano eh, may mga nararamdaman ka, like sinyales, signs ng depression, signs ng anxiety, signs ng balisa, pagkabalisa. Pero hindi ka aware doon, di ba? Pero yung mga tao sa paligid mo, aware sila na may nagbago kay Taurus. So ngayon, yung behavior patterns mo ay parang nag-iba. Kung dati ay sobrang tahimik ka dahil masaya ka, tahimik, yung parang kontento ka sa kung anong meron ka. Pero ngayon, tahimik ka, pero mabilis matrigger yung emotion mo. Mabilis kang sumigaw, mabilis kang magalit, sumasagot-sagot ka, parang ganun. And dati hindi ka naman ganyan, 'di ba? So nakikita natin dito na kailangan mo daw na alamin, kapain mo sa 'yong sarili. May in denial ka kasi nararamdaman eh. Alam mo na may nagbabago sa 'yo, lalo na sa behavior mo, sa qualities mo, sa personality mo. Pero hindi mo 'yon natatanggap kasi in denial ka. So Taurus, ang sinasabi ng Baraha, go deeper. Kasi para 'yan sa 'yo eh. Healing 'yan, overall healing para sa 'yo. Kasi pag hindi natin hindi tayo naging aware sa pagbabago ng ating emosyon, baka bigla kang mag-breakdown, diba? So kailangan yun, yung habang nagsisimula pa lang yung hello, may depression ka, kailangan mo nang i-address yun, kailangan mo nang i-address yung depression mo para maiwasan mo na, diba? Okay, next is etong para sa mga Virgo, New Moon in Cancer, relax. Yellow, flexibility, adaptability, personal power. So, ang Virgo dito, mula, parang sinasabi sa'yo dito na if ever, ano man ito na mangyari sa buhay mo, mangyari man yung pangarap mo, ma-disappoint ka man, malungkot ka man, masaya ka man,
wala eh, parang sinasabi na alam mo kung ano yung personal power mo. Alam mo kung ano yung magbibigay sa'yo ng saya. Alam mo kung ano yung kakayahan mo. Alam mo kung anong gusto mo. So, hindi ka masyadong apektado. Parang, nakikita natin dito na, may iba din dito na Virgo na overthinking. Sobra silang mag-isip. Yung parang hindi makatulog sa gabi, gising sa umaga. Dahil sa sobrang pag-iisip. Masyado silang matalino siguro or masyado silang yung parang ano, analyze, ina-analyze nila ang bawat situation. But sinasabi ng Barahad dito na kailangan mong i-relax ang iyong sarili, kailangan mong maging flexible, adaptability. Nakikita ko sir dito na pwedeng papasok ka sa isang trabaho, sa isang bagong business, or sa isang company na kailangan mong i-adapt yung environment mo. Comment down below guys. And if ever man, papasok ka sa isang lugar, papasok ka sa isang bansa na bago sa'yo, kailangan mong pag-aralan. And alam mo sa sarili mo na hindi ka mahihirapan kasi may alam ka, magaling kang makisama, magaling ka sa lahat ng bagay. So, nakikita natin dito na may mga Virgo na mabilis silang maka-recover sa kung ano man na setback o kung ano man na pinagdadaanan. Okay. Okay, Four of Wands, Four of Pentacles. Sinasabi ng Baraha sa inyo dito na simulan mo this New Moon in Capricorn, ang pag-iipon ng pera. Okay, so kung dati ay sobrang magastos ka, Earth Signs, Capricorn, Taurus, Virgo, kung dati ay magastos ka, pero ang nakikita ko dito, alam mo yung sa lahat ng Earth Signs, Virgo yung sobrang kuripot, diba? Mahilig siyang mag-ipon, mahilig siyang mag-collect ng money, lalo ng mga coins. Etong Four of Pentacles, sinasabi na simulan nyo to. Simulan nyo ngayong New Moon in Capricorn, yung makapag-ipon kahit ng konting pera. I-save nyo lahat ng mga pinagpapagura nyo, di ba? Kailangan mo dito ng stability. Huwag mong sasayangin ang bawat sentimo na pumasok or papasok sa'yo ngayong 2024. And Four of Wands, sinasabi ng Baraha na yung purpose ng pag-iipon mo, hindi para sa'yo. Ito ay para sa stability ng iyong pamilya. May iba sa inyo dito, lahat kayo dito, Capricorn, Taurus, Virgo. Ang gusto nyo is makapag-ipon ng pera para makapagpundar ng sarili nyong bahay, sarili nyong sasakyan, business, or gusto nyong makuha yung stability na hindi na kayo mumumroblema, or gusto nyong magkaroon ng tahimik na buhay. Gusto nyo ng araw-araw mayroon kayo na pwedeng madudukot, diba? Pwede nyong hindi kayo mamroblema sa araw-araw na expenses nyo. And yun ang posibleng purpose nyo kung bakit kayo kailangan mag-ipon. Okay? Kasi mabilis kayong mabilis kayong malungkot. Pero kalmado lang naman kayo. Kahit malungkot kayong, kalmado lang kayo. So, thank you guys and see you again. Bye!